Hey, what is up sa inyo mga boss lods? In today's vlog mga lods ay mag-change oil tayo ng ating motor at ang gagamitin natin itong RS8 synthetic oil ng RS8. Yun nga, RS8. So, mga lods, ano to? Kapas lang dito ng ginagamit yung ano niya, 10W/40 APISL. So, kung matagal na kayo na naka-follow sa YouTube ko, ang ginagamit ko palagi ay top 1. Yun. So, same lang naman din ng ano to, 10x40. Ito nga pala yung dati kong ginagamit, top 1. So, dito talaga akong sanay gamitin. So, ano kasi, napadalunan ko lang to dun sa last time na nagpa-FI cleaning. So, sayang naman dahil hindi dito na rin naman to. Itatay na rin natin syempre. Siguro, i-compare natin itong dalawa to. So, yun. Itong vlog na to is comparison. No? So, hindi naman ganun ka, ano, alam naman natin na mas matagal sa market itong top 1 natin. So, alam to, nasubok ko na to. So, itong RSA, titesting natin to. Then, so, siguro mga following days na natin siya i-compare kung ano yung mas maganda sa dalawang ito. So, yan. Ito yung magandang caption dyan. Yan. So, ito naglalaro to mga 300 something ata to. Kasi itong binili ko 1 liter. So, mga nasa 360 ata to. Then, ito, mas mura kasi ito eh. Around 200 something to. Ilalagay ko lang dito kung magkano. Kapras lang same siyang 1 liter. Mas mahal talaga to kasi matagal sa market. Tapos ito, alam ko years lang to eh. Nagpapakilala pa lang to. Pero marami nang itong gumagamit. So, search nyo na lang mga lods kasi hindi ako mahilig mag-search ng mga bagong langis sa market. Pero alam ko marami nang gumagamit nito. So, titesting natin ito. Sayang naman din kasi napanalunan ko ito. Itong oil na ito. So, tara. Punta na tayo sa motor natin para maisali na natin ito. So, ang gagamitin lang natin dito ay 900 ml. Kasi ito 1 liter ito eh. So, magtitira tayo ng 100. Okay. Let's go. Punta tayo kay NMAX. Ayan mga lods, may little mechanics nga pala ako dito. Say hi, Cass. Say hi. Hey, little mechanics. So, tulad ng dati, dito lang tayo mag-change oil. Pinakamadaling paraan niya mga lods. Ay, galing ah! Galing Cass ah! So, yan. Nalulagan ko na siya kanina. Nakamay ko na siya. Size 12 yan mga lods. Okay. Try mo na. Okay. Wow, little mechanics. Hey! So ayan, tanggalin na natin yan. So, yan, nakikita nyo, maitim na siya. Maitim na siya mga lods. Ang huling nilagay ko dito ay top 1. Yeah! So, yan. Every 1.5 na pala ako nagpapa-change oil. Then meron ako ditong tinatawag na paalala. Yan. Para maalala ko na mag-change oil na ako. So every 1.5 sa synthetic oil ng top 1, nag-change oil na ako. So yan. Tapos ganun din, gagawin ko dito sa RS8. 1,000 or 1.5 para makasigurado ako. Ay. Happy ka, Cass? Matapon na ng bagyo. Yeah! Yan, mga lods, sasali na natin. Ito, RS8. Let's go.
pa yung amoy niya, no? Mas mabango yung amoy ng ano, top 1 kaysa dito. At ayan, tapos na natin ilagay yung langis. So bukas na lang mga lods. Mas maganda kasi yung testing mo muna bago mo i-review ito. So tomorrow na lang. Yes. Okay, bye-bye. Yun, what's up mga boss? Ito na nga, ilang araw na nga pala sa bulan na natin nagamit yung ating langis na sinalin dito sa motor natin. So naka 300 kilometers na tayo bago natin i-review totally itong RS8. So goods naman siya, mga nagdang araw, linggo, tahimik naman yung makina, then suddenly parang hindi siya ganun kaganda tulad nung sinabi ko nung top 1. So na-compare ko kaagad yung ano niya, yung smoothness ng difference ng langis. Para sa akin, no, mas maganda pa rin si top 1 syempre. Then okay naman siya sa mga budget meal na langis, sa mga mabilis magpalit ng langis dyan. Goods naman to kung ikaw ay more or less 1,000 kilometers nagpapalit na kagad ng langis. Goods naman siya, pero kung gusto nyo yung long lasting talaga, top 1. So yun lang naman masasabi ko mga lods, ingat kayo lagi, ride safe, and huwag kalimutan mag like and subscribe sa channel natin. Peace out mga lods, ride safe. Cheers!